baka naman mamatay na ako, hindi pa ako makatikiman lang kahit papaano. Ang kwento ni Nanay Antonia ay kwento din ng maraming mga nakatatandang Pilipino. Pareho ang sitwasyon, parehong walang social pension, ngunit pareho at patuloy na umaasa na mapapasama sa listahan ng makatatanggap ng buwan ng social pension bago pa man sila tuluyang bawian ang buhay. Bumalik ako doon, sabi wala pa rin ako sa listahan. Kaya nga, pumunta ako ng DSWD. Nagtatanong ako doon kung bakit ka po, ma'am, sir, wala pa ako sa listahan. Ang tagal-tagal ko nang nag-a-apply ng social pension until na wala pa yung pangalan ko. Kaya nga, minsan, nung nag-follow-up ako ng May, ay nanay, ika nga, hindi mo ba nakita yung paski namin sa labas? Sabi ko, bakit naman kasi hindi kami tinitext para hindi na kami mag-aksaya ng time papunta dito? So from now on po, libre po ang annual regular medical examination ng senior citizens na babayaran ni PhilHealth. Lahat na seniors ma-address yung issue ng primary health care. Of course, may importanteng bagay, yung maintenance medicine po, Ma'am Cheryl. Kailangan ng mga senior citizens. Mm-hmm. May budget po si DOH, yung mga provinces and cities and municipalities, may mga budget for maintenance medicine. Noong 2015, nang umpisaan namin sa COSE, kasama ang Confederation of Older Persons Associations of the Philippines or COPAP at iba't ibang samahan ng mga nakatatanda sa bansa, ang kampanya sa pagsasabatas ng Universal Social Pension. Nagkaroon din kami ng feasibility study patungkol sa Universal Social Pension. Lumabas sa pag-aaral nito na posible ang Universal Social Pension. Bakit natin isinusulong ang Universal Social Pension? Una, lahat ng mahihirap na nakatatanda ay mapapasama. May iwasan natin ang exclusion errors dahil lahat ng mga senior citizens sa bansa ay kasama na. Pangalawa, magbibigay ito ng seguridad sa mga informal workers na mababa ang kinikita sa kasalukuyan at walang kakayahang magulog sa SSS at iba pang uri ng pension scheme. Na sa pagtanda nila, mayroon silang inaasahang social pension. Pangatlo, ang eligibility criteria ay magiging transparent at madali itong unawain. Hindi katulad sa kasalukuyang criteria na iba-iba ang pag-unawa dito kaya nag-iiba rin ang implementasyon. Pang-apat, mas mababa ang gagastusin ng ating pamahalaan sa pagpapatupad nito. Mababawasan ang admin cost dahil hindi na mag-hire ng mga enumerators, validators dahil lahat ng mga nakatatanda pag edad ng 60 ay mapapasama na sa makakatanggap ng social pension. At panghuli, mas malaki umalawak ang makukuha nating political support. Dahil ito ay universal, lahat sila ay mapapasama. Wala nang maiiwan, may pension man o wala pa. Kung ang lahat ng mga mahihirap na mga matatanda walang itatangi, tumatanggap na kahit man lamang isang linggo, isang buwan, wala nang magiging masyado. Kung ang milyon-milyon ng mga nakatatanda ay laging nagtatanong kung kailan sila makatatanggap ng social pension, ang COSE, Older Persons Organizations at mga individual ay patuloy na kumikilos at nagtatanong din, kailan pakikinggan ang aming panawagan para sa garang pagsasabatas ng Universal Social Pension. Ang COSE, kasama ang COPAP, ACAP Coalition, AGAP, mga Older Persons Organizations, at milyon-milyong nakatatanda sa bansa ay nananawagan sa mga mababatas at sa kasalukuyang administrasyon ng totoong pagbabago sa social pension. Kailangan ng political will upang maipasa ito, upang lahat ng nakatatandang Pilipino ay magkaroon ng buhay na may dangal at dignidad.